madalas, doon pag nakakagaling ka ng sakit, nakabuhay ka ng patay, at nalalaman mo yung sikreto ng tao, pero hindi yung nakakaligtas. Ang nakakaligtas, na hindi naman hinahabol-habol ng tao, maging berean ka sa Word of God. Kaya lang binigyan ng Diyos si Propeta Branham ng ganung kaloob para magpagaling, magbuhay ng patay, makilala yung sikreto ng tao para makuha ang attention ng mundo. Para ang kanyang mga pinili na nakakulong sa mga denominasyon ay marinig yung kanyang mensahe. Kasi hindi sila titigil sa milagro. Hindi milagro habol nila. Habol nila ang salita ng Diyos. So yung mga humahabol ng milagro, yan ay mga naging Pentecostal. Yung mga ibang anti-message churches, medyo bulag na ang tingin dahil lang sa milagro, doon lang siya naging propeta. Mali! Hindi batayan ng isang propeta ang milagro. Ang batayan ng isang propeta ay yung hiwaga ng Diyos. Amos 3:7. Walang gagawin ng Diyos. Tumitukulatin niyo pa rin, ha? Ikot ko lang. Dapat may tumakabing yung perfume, eh. Walang gagawin ng Panginoon kung hindi kanyang ihayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga propeta. Sir Francis, huwag kaya banti at tas. May babanan, bigla. Pag nagpupunta ko, susundan nyo lang. Position. So, ang batay ng pagiging propeta ay yung salita ng Diyos. Naniniwala rin ako, propeta ka, kung nalalaman mo yung lihim ng tao, nasasabi mo may mangyayari, pero hindi yung nakakaligtas ng kaluluwa. Sa lumang tipan, may mga propeta, nalalaman na mangyayari. Pero stepping stone lang yan sa tunay na kaligtasan. Kasi may propeta na nagbibigay instruction na tulad ni Samuel. May propeta na sinasabi ano ang mangyayari. Pag wala kang instruction, hindi mo naman ang gagawin. Wala? Sinabi ang propeta, ganito mangyayari sa pangyayon, ganyan. Kailangan sumunod ka sa instruction. Minsan ang propeta, wala instruction nun. Hula lang, tapos na yun. At sa denomination, marami ang propeta na gift ng panghula, hindi sa revelation of the Word of God. Yung kanya lang panghula, yayabag ka, aabroad ka, diba? Magkakabalikan kayo. Ay, yan pa, ikaw sa atin. Hindi yan, kailangan sa kaluluwa yan. Pero yan na rin ay kaloob ng Diyos. Hindi ganyan. Sabi sa Corinto 14, yan ay gagamitin para makalapit ka lang sa tunay na nagliligtas yung salita ng Diyos. Si Kristo ay nasa kanyang salita. At, masakit sabihin, yung propeta na hindi berean sa tanang buhay niya, magiging bulaang propeta. Bakit gusto namin bula ang propeta? Kasi ang kanyang mensahe ay hindi tuloy-tuloy sa Diyos. Katulad ni Balaam. Naniniwala ba kayo si Balaam, propeta ng Diyos? Amen. Pero mali motibo niya, eh. Kailangan ang motibo ng isang propeta, ang kanyang ang tao ay kanyang magdala sa Diyos. Hindi para sa sariling pakinaba. Ang espiritu ng Elias tumagos mula sa propeta Branham, papunta sa fivefold ministry. Ikaw, fivefold, if you receive a prophet, in the name of a prophet, you shall receive a prophet's reward. Natanggap din kayo ng revelation, pero kailangan, sundan niyo muna ang kanya, ang pinahayag ng Diyos sa kanya. Hindi pwedeng, ay prophet, hindi ko na kailangan ng pag-aralan yung tinuturo niya. Kailangan. Kaya sa pabasa noon, unahin niyo yung booklet. Of course, yung mga hindi mature, makakatulong yung booklet. Yung mga mature, medyo naiinip. Pero tuloy pa rin. Okay, let's say, hindi nyo man nagagawa, pwede na kayo dumiretso, so makukuha nyo yung mga major doctrine. Maririnig nila sa booklet, makapagkinig kayong pangaral, CD tape niya. Makipag-sharing kayo, magpaturo kayo. Tatong kayo. Ikumpara muna natin dito, not but you. Sige tayo rito. Pag namatay ng dalawang propeta, or, Eman, imbis na mag-zoom ka, lumapit ka. Pagkamatay ng dalawang propeta, zoom out yan na.
Nasumag. Pagkamatay ng dalawang propeta, meron titong 144,000. Sabihin natin, 144,000. 144,000. Ito, 144,000 na lingkod ng Diyos ay tatanggap nung pahid ni Moses at ni Elias. Sige, ulit ako. Huwag na mag-pause pa lang. Ganon din sa panahon natin ngayon. Kung matanggap ninyo ang pahayag ng Malakias 4:5-6, tatanggapin ninyo ang mensahe ng sugo ng Diyos, tatanggap na kayo ng direktang pahayag mo. Kasi habang sinasaliksik niya palang ang kanyang mga aral, hindi ko sabi lahat ng aral tama. Gusto ko, ang kailan makatanggap yung Espiritu. So, meron mga tamang aral, may mga hindi. Ang pag-sitrain kayo, maging pereyan. So, habang kayo ay nagsasaliksik ng kanyang mga aral, at samantalin nyo mo ng objective report ng kanyang mga aral, tuloy-tuloy kayo, o kayo tibigil, darating sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Yung pumahid sa kanya, papahid sa inyo. Amen. Iba din naman din yan. Parang yan, diba? Masyado nang tinataas yung tao na parang yung iba, hindi na makakatanggap ng tinanggap niya eh. So, pupukahin lang lagi sinabi yan. No! Eh, matatanggap kayo yung pahayag na kalugtong loob. Yung kinaral niya. That is really nasabi niya. Okay? Ngayon, titignan na natin ang application nitong Malakias 4. Pagkahan niyo sa Bible niyo, Malakias 4, buksan niyo. Yung nagsasais. Kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga magulang. Puso ng ama, anak. Sa kanyang mga anak. Fathers to children. Tapos children to fathers. Yan, yung sakit ng dalawang bahagi. Ano ba Jason kay boy pa? Mga anak, ibabalik sa puso ng kanilang mga magulang. Ngayon, ang resource din sa kaliteta. Ulitin natin, ha? Dudulin na ako. Ulit na rin, James Teta, Kevin, at mga pastors, no? Basa. Hindi direkta ituro ng taga-atin yung sagot. Anong tawag sa kapanahunan dito? Sa A. Anong tawag sa kapanahunan to B? Ang sagot ay mababasa ninyo sa verse 5. Okay, tayo na lang kung may nakita kayo. Disqualified yung taga-amin, ha? Let's go, let's go. Disqualified pag tinuro mo yung sagot. Siya mag-anak. Hindi basa. Ang hihingin ko, sagutin nyo yung dalawang salitang yan. Anong tawag sa Bible sa kapanahunan nito na ibabalik ang puso ng magulang sa anak? Anong tawag sa panahon na to? Alam ko na. Tawag sa panahon na to? Verse 5. Tribulation? Dakila at kakilaklaba. Gusto ko English. English na ngayon. Ako po, Brother Francis, sasagutin ko yan. Wait and wait for the day of the Lord. Sige, naka-BC, Rexel. Si Rexel, makikita na yun. Ako din. Maggagawa na ng braso. Kunwari, ako na yan, pag wala, nakapakit. Tuloy na si Rexel, tutunok yan. O, magkali na yung Bible nyo. Ang great, yan ang unang pagparito ng Panginoon. Ang grateful, yan ang ikalawang pagparito ng Panginoon. Yan yung pagparito. Sabi nga, the great day of salvation. The day of salvation. Ang great day. Ang mga great day. Ha? Panento, basa nga. Kaya man, pause. Magsigla nyo ang marap. Pause ka. Tamang kalakip ninyong gumagawa ay pinamamanhit din namin sa inyo na huwag ninyong tatanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan.
Gusto, sapagkat sinabi niya sa panahon upos kita pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita. Kita ni sinakluhan narito ngayon ang panahong ukol narito ngayon ang araw ng kaligtas. Kaya ano kaya magiging paano nga na po kayo tingkalik wala po hukuan. Ang unang pagparito na Elias sa ilang araw ng pagliligtas. Meron ka pa makita sa concordance na great day. Meron ako dagdag. Ito. Spirit of the Lord is upon me to preach deliverance of captives. Tapos sabi niya sa Lucas, sa Lucas, Andro, this day is this scripture fulfilled. So, in what form? The great day is the day of the first coming. The day of the first coming. Ito. The day of the first coming is the first coming of Christ. Posca, huwag ka nang tumak doon yan. Next time, Posca, tapos pasak mo na doon dikit na dikit. Kasi hindi pang kita. Okay, parang... Ang Elias, the great day. Ako. Ang Elias, the great day ay... Hey, man. Luke 1:17. Luke 1:17. Juan Bautista. Juan Bautista. Tatanungin ko sana eh. Inunahan mo. Kaya wala akong nasa. Wala akong yung tanong ko, di ba? Sir Jerry, ikaw na magtanda ha. Kung di mo tinanong, magalit ko tayo. Tanda mo yung mga may ano. Dulo. Bata pa naman ito eh. Pwede, kasali yan. Pwede kayo magkaroon ng mga ano, brother Francis. Hindi ko siya mahal niya. Hindi, manok niya pa rin yan. Pag may katabi kayo, ano? Yung premium niya, premium niya. Okay. Dalawa premium. Okay. Dito sa Lucas 1:17. Ngayon, may tago naman. May kayo pa ako na DVD. Ando na. Ayun, no. Kuha na ako isa. Kuha na ako isa. Kuha na kayo. Ano po? Lucas 1:17. Si Juan Bautista ay nasa Espiritu at kapangyarihan. Sabi mo nga. Masyado kang eager. Ito ka ba? Dapat nakuna ka. Okay. Dirinig naman. So, underline nyo sa Lucas 1:17. The spirit and power of Elijah. Ah! Hindi na ang taong Elias ang darating. Yung spiritong bumahid kay Elias, hindi na spiritong papahid kay Juan Bautista. Yan, prueba na pwede nyo rin tanggapin ang spiritong pinahid kay Brother Branham. Amen. I'm talking of revealing the word. I'm not talking of magaling ka magmilagro o manghula sa sekreto ng tao, word of knowledge. Kung hindi, simple. Hindi mo na kailangan maghirap o special na tao ka. Simple. You have the Bible. Kailangan ng puso mo ay objective report. Ah, God will move in you. Yun ang nakakaligtas sa salita. Yung mga milagro, nakakakuha lang ng attention. You have the instruction how to be saved. You have the keys of the kingdom of heaven. So, si Juan Bautista, pinahiran upang manguna sa araw ng Panginoon. Aking susuguin sa inyo si Elias bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ang dakila, dumating na. Sabi ni Cristo sa Mateo 7. Si Juan Bautista yun. Kung saan yung Mateo 7:11? Huwag nyo basahin. Si Juan Bautista yun. Basta, 11. Basta na. Kung kayo nga bagaman masama ay marunong mga magbigay ng mabubuting kaloob sa inyo, mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na nagbibigay ng mabuting bagay sa nagsihingi sa kanya? At isasauri ang lahat ng mga bagay. Amen! Masyado ka eager. Alam mo, lagi mo kayo, kahit sa isip ko mawawala lalo. Okay.
Kung si Juan Bautista yung una, alam niyo ba, ito yung tanong. Teka, ang pwede muna sumagot, Kevin, James. Ako din, kahit na kami naman. Ako din. Ako din. No. Nung kapanahonan, hindi, kung nag-miss siya, susunod. Una muna si Kevin, tayo ka. Biblia, ayo. Kakilakilapat na kaarawan ng Panginoon. Dreadful day. Umupo ka. Tatanungin lang naman kita eh. Unawain mo lang nakasulat. Dapat sinulungan mo. Sa panahon ni Juan Bautista, dumating na ba ang kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon? Yes or no? Lakas. Yes, okay. Huwag niyo tuturuan, ha? Kasi naman, wala na yan. Hoy! Sa Malakay 4:5, kakilakilabot na pang-araw ng Panginoon. Sa panahon ba ni Juan Bautista, dumating na ba ang kakilakilabot na kaaraw ng Panginoon? Yes or no? Yes. Okay. Tinuruan mo ba? Tinuruan kayo na? Hindi ah. Kakilabot na kaaraw ng Panginoon? Nandito sa huling araw. Amen. Amen. Nandito lang siya ng conjunction. Pero hindi yan naganap sa panahon. Si Omar, ba't sino natas ng panahon? Nagaganap yan sa huling araw. So, sino, kung ang Elias dito si Juan Bautista, sino ang Elias dito? Okay? Posible ba sa Biblia na may conjunction end, pero magkaibang panahon na ganap? Posible. Ito ang talata. Isaiah 61, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Unahan na kayo, ha? Gusto ko ipakita nyo saan ang conjunction end ng Isaiah na nagpapakita ng dalawang panahon. At anong isasagot niyo sa akin? Babasahin niyo yung parting end at yung words na sinabi rito na siya ang ikalawang panahon. Ang ikalawang panahon which is end time. Ang unang panahon, sinabi ko na, panahon ni Kristo sa Lucas. The Spirit of the Lord is upon me to preach deliverance to the captives. Tapos to open the prison doors that are bound. Yung mga bulat, makakita. Ngayon, hanggang saan ang cloak sa Isaiah 61? 1, 2, 3, 4, 5. 2! Hindi. Hindi yung piniso ko. Nawawala yan. Ay, mga palagi. Doon ka na. Huwag na tayong sumagot. Okay. Pwede. Pero isa-isa, hindi ito yung unahan eh. Unahan, walang kalaban-laban dito. Siyempre, bibigyan natin chat ka. Okay? Huwag na tayong sumagot. Huwag na tayong sumagot. Okay? Yung sa bahay. Ang gusto ko sagot, babasahin yung end, tapos yung kasunod na words dito. Okay? Una, si Kevin. Meron? Pero sa talata. Asa? The Lord in the day of vengeance. Meron kang mali. The opening of the prison, the day that are bound. Ang kamali. Anyap ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon. Mali. In the day of vision. Sagot ni Tetan, sumuga. Ay, by the way, tinuruan mo pala siya, no? Di ba sir, opener? Sige. Pag Francis, ha? Gusto. 6, 1, 2, 3, 4, 10. Magpapasa kayo, mag-iisip kayo. Ay, Francis, dito po yung tagal ba yan? Kala po. Francis, tama sa... Day of Vengeance! Ang Day of Vengeance ay... Nangyari sa panahon ni Juan Bautista, hindi? Hindi. Mangyari yan sa panahon natin. Oo. Okay, ito yung talata. Kopya. End the day of vengeance. Okay, yung talata. End the day of vengeance. Okay, maliwanag na. Ang great, unang pagparito. Ang dreadful, pangalawang pagparito ng Panginoon. May Elias na sinugo sa unang pagparito. May Elias na sinugo rin sa ikalawang pagparito. Pasok niyo tayo sa father's decision. Sino ang fathers na sumunod sa children? Sino ang children sa time ni Juan Bautista?
Sino ang father sa time? Juan Bautista. Juan Bautista. Ito ay open para sa lahat. Pag tumayo kayo, sasagutin nyo ng okay. Tatlo. Open sa lahat, ha? Maliban kay Jerry, George, hindi, open sa lahat. Kahit si Mio, pwede sumagot. Kahit si Rexel, pwede sumagot. Kawaway na. Sino pa nga? Sino ang children? At ang fathers. Sa panahon, na yung tatlong nasa isip at may nakastruction dati. Pag nabanggit yung tatlo, sa inyo na. So, open to sa lahat, kahit si Bernuel, kahit si Berryman. Hindi na ako sasagot yan. Pag si Rexel nakasagot pala, 10 points yun. Si Freddy nakasagot, 5 points. Mali. Sino lang nagtaas ng kamay, Berryman? Si Kay George Taho, di ba nagkataas? Sino ang tatlong halimbawa ng children sa panahon ni Juan Bautista? Children sa espiritual. Sagutin ko na sa sabi niya. Kahit sino nga, kayo na. Apo, children sa una sa panahon ni Elias, ang children doon ay yung mga mangingisda, mga babaeng, okay, saka, bagsak ka na. Man, sa kolektor, saka yung mga prostitute. Okay, sulat niyo na. Sa panahon ni Juan Bautista, yung mga low-down masses, sila ang anak sa pananampalataya. Bakit anak? Kasi sila ay tinutulungan. Sa kanya yung bisig, dati na pinapakinggan. Pero di ba? Di ba? Kahit nakikinig, di pa rin ako agad eh. Pero may traction dati. So, itong children, ito ang unang nakarinig ng Ebanghelyo. Nung nangangaral si Juan, sino lumapit? Nauna yung mga mahihirap, yung mga ano, low down. Saka lang dumating yung mga pareho eh. Sabi ni Juan Bautista, mga lahi ng ulo pong, sino nag-warning sa inyo, darating ang kapahamakan sa inyo. Ibig sabihin, nauna ang children, ang puso ng ama, saka lang susunod sa children. Ngayon, bigyan natin ng talata na ang ama susunod sa children. Okay, Acts 6:7, basa. Lumaguan salita ng Diyos, at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad, at nagkita lima sa pananampalataya ang lubhang maraming sacerdote. Ang daling sacerdote, nagkita lima. Ang mga sacerdote, saka lang nagkita lima. Hindi ba sila original na tumanggap eh? Okay? Ngayon, ito mataas ang puntos. For 3 points. Open sa lahat. Pwede niyo bigay sa manok niyo, pwede yung sarili din. Ngayon. Bahala kayo, bahala kayo. Basta open sa lahat. Magbigay kayo ng tatlong character sa Bible na tipot larawan ng ama sa pananampalataya. Kasi sila'y mga aral, sila'y malalalim sa Bible. Ako! Okay? Tatlo. Nagtasang kami, Spurgery, biglang peace. Para sa'yo, at ispiritu. Tatlong haring mago. wala pa rin. Tatlong karakter halimbawa sa Bible na sila yung ama. Saka lang sumabog sa panampalataya. Joseph. Josephus. Nicodemus. Saulo. Oh, Saulo na naman eh. Sigula ko na. Siyempre, kailangan ko pwede siya. Di ba? Hindi, tatlong halimbawa ng karakter sa Bible na sumabol ang magulang sa pananampalataya ng anak sa puso. Sa puso. Si Josephus ay mananampalatayan kaso hindi, katulad ni Nicodemus, hindi niya kayang lumantad. Yung historian niya? Historian? Hindi. Ito, may chance pa kayo lahat.
Siyempre, hindi niya makukuha lang ng aral kung paminsan-pinsan lang pasulpot-sulpot, di ba? Panakaw-nakaw. Kailangan, huwag ka matakot sa iyong makasamahan, lumapit ka sa katotohanan. Kaya mong papayin ka nila. Sabi nangyari, sa iyong sabi na sa aral. Takot na masabihan, kaya ayaw, So, unang pagparito, ang magulang, yung matataas noon, sila pa yung napag-iwanan. Bigyan ko halimbawa. Noong dumating ang mga wise men, tinanong ni Herodes sa mga eskriba pariseo, mga sasedote, nasagot ba nila na saan pinanganak si Kristo? Nasagot o hindi? Nasagot. Anong ginawa nila? Wala lang. Nakita niya na? Yan yung kalakatayuan ng leaders natin ngayon. Sa mga major major wala silang gana sa progressive revelation. Ang gana lang nila, naabot na nila, yun lang paulit-ulit nila. Katulad ng aso kung mabalik sa kanyang suka. So, sarado kasi ang isip na nagano na eh, parang hypocrisy na nga parang ipakita ang tao na yung mga maganda ano, yung pakikisama. Samahan na lang ano. Ito ang ano, panahon nila, meron ding humapon, kasi hindi pa huli lahat. Kung nag-hypocrisy ka, pwede ka pa naman mag-hypocrisy kung sumunod ka na. Kaya Acts 6:7 eh. Turn the hearts of the fathers to the children. Ngayon, punta tayo sa panahon natin. Sino ang mga anak sa panahon natin? Okay, bibigyan ko na ito ng score. Anak, sa pananampalataya sa panahon natin, tayo. Meron din tayong ama ng pananampalataya sa panahon natin. Pero ama, sa mga pastor, mga ministro, mga leader, mga propeta, mga guru, mga apostol sa panahon natin, kailangan may magulang siyang sundan. Sino ang magulang? Sister. Harap kay sister. Ha? Mali. Okay. Apostol.